mo? Parang pupunta dito. Hello mga katabs, nandito ako ngayon sa Barangay Sangko. Kakausapin natin ang nakakita di umano ng sigbin dito sa lugar na ito. Pero bago natin kausapin ang nakakita di umano ng sigbin mga katabs, ay meron muna akong trivia sa inyo. Alam nyo ba mga katabs, ang sigbin ay parang kanggaro na hayop yan. Nakita ko na kasi yan dati. Yung mga mata niya pula, tapos yung tinga niya malalaki, at saka buong katawan niyan itim. Ano na yan, no? Legendary kwento na yan sa mga buhay natin. Legendary mythical creature na yan yung sigbin. Okay mga katabs, bisayain ko na lang yung pag-i-interview ko kasi bisaya kasi yung salita dito para maintindihan ni Madam Flor or Manang Flor. Pakinggan natin kung ano ba talaga yung nakita niya. Tara! Nang, may udto nang. May udto pa. Nang sinudto yung nakita diya sa kwan nung kalasangan ba diya sa sangko? Sigbin. Oh. Ay, nakapangaho yung mga dito. Sigbin lagi? O lagi sigbin. Kaon kan isang kalbasa. Yan mo? Oh, nagahoy man ko dito sa sangko. Dayon, itara ko ag kaning sigbin, nagkaon og kalbasa. Ano man ang kalbasa dito sa sangko? Na may gipang tanong man ko dito na kita. Mm. Di ara ko kus daplen. Mo sa oras. Mga hapon na to. Alas 3 kinto. Dayon. Iya, nahurot na niya ang kalbasa isa ka buo. Mm. Nisigag yang mata. Kuha kayo. Unya, ning aksyon siya og dagan. Igukod ko. Didagan kukod. Kay nahadlok ko na buhian ako mga kahoy. Moto. Gikahadlok na ko. Anak ko ka, dahag kahoy. Asa sa ato pa? Bago lang yun. Bago pa. Ato pang ningagin si Mana. Nangaway lagi ka dito. Pero wak na ako madahag kay pagumani ang kaon atong isa kakalbasa. Ding dagan ko. Kinsa may mukaw ba na to? Ako ragod usa. Ay di magkumahadlok o mag-adtog mga palasang-lasang sibli. Ano ba? Pagkanao na ko nga muraman o mugukod na ko, nindagan ko, gigukod yun ko. Pero nainom duman yung maon sa itsura. Kuan, murakan din ba? Ang kulor. Ang kulor niya itong dagko kay Dongkan. Lah. Ya, napog yoy yang ikog. Pero magtuwad siya, maglakaw. Yung mo ba? Magtuwad. So, kuan lagi, mura lagi siya kanggaro? Oo, mura gin siya kanggaro. Or, kanding? Kanding yun. Sigbing yun, dito yung nakita nang. Sigbing yun. Laro yung pista nang. Oo. Gabi nga gukod yun. Ay, nakagukod yun to siya sa kuha. Sa ato ba nang, naado yung uras, aya siya magawas diya? Ah, bisa kung sa maputong urasa mo gawas. Pero sa imo, natungnan alas 3 siya? Natungnan yun to alas 3. Tanaw ni mo nang, dagan ka na sila diya? O, siya ra isa? Isa ramang gutong hang nakita. Ay, lasang-lasang ng gutong na mong ipangawayan. Pero feeling gini mo, dagan pa na sila niya? Murag. Bah? Kaya ang imong nakita, murag gamay man ka, or dako? Dako-dako na gutong. Murag, nagipunto siya ay anak. So ayun mga katabs, no, nakakita daw si Manang Flor ng sigbin. Maitin daw na nila lang. Pupuntahan namin ngayon mga katabs yung sigbin na sinasabi ni Manang Flor doon sa Damuhan. Sa Damuhan yun, Manang Flor, no? So huwag kayong mag-alala mga katabs, meron akong pangontra dyan sa sigbin na yan. Maraming salamat po, Nang. Una na kami. Thank you po. Tara, tara. Bibigyan na tayo ng mga gamit. Malapit na kami sa location kung saan nandoon yung sigbin na sinasabi ni Manang Flor. Tignan natin kung totoo ba yung sinasabi niya. Nagdala kami ng uling mga katabs. Alam na alam ko to, ito yung pangontra talaga sa sigbin, yung uling. So, bigay ko muna yung sa team ko, si Bambi, at saka yung may hawak ng kamera, si Papasan. Tapos, meron pa akong isang panguntra. Taga lang. Ito yun. Ito ang tinatawag na halamang dapag. Merong ganito lahat ng mga manggagamot. Mabisang panguntra daw ito sa mga masasamang elemento, kagaya ng aswang, tiyanak, mambabarang, tiktik, at saka yung sigbin, siyempre, yung i-explore natin. Panguntra to. Tara na. Saan yung nagapit ng mga kalabasaan? Gunahan daw ng maisal yun. At saka itong dapag mga katabs,
itatapon lang to sa katawan niya. Sana pag hindi matamaan. Pag hindi naman matamaan ang dapag, ay okay lang. Kasi yung amoy nito, sobrang baho. Tatakbo siya ng mabilis. At then, mamamatay siya sa lungga niya. Yun ang purpose nito. Tara. Epektibo pala yan. Huwag kayong matakot sa sigbin. Kasi yan, kapag matakot kayo, lalong babangis yan. Kasi dati mga katabs, naka-experience na ako at naka-encounter na ako ng mga sigbin. Dalawa kaming magpinsan, ginawa ng sigbin, kinagat yung pinsan ko. Wala kaming nagawa kasi hindi namin alam yung sumpa ng sigbin. So ngayon, alam ko na kung paano siya kontrahin. Nandito na kami banda mga katabs. Ito yung sinasabi na lugar ni Manang Flor. Ito na nga guys. Ito na yung ebidensya oh. Hindi tao kumain ito. Ano to, parang kinain ng hayop. Oh? Meron pang mga bakas dito. Mga kinagat siya oh. Oh, nakita niyan oh. Kapag tao yung may gawa nito, ginamitan to ng kutsilyo. Ito, nginat-ngat lang eh. Parang ginanon lang oh. Ito, klaro yung mga bakas niya oh. Baka nandito siya no. Lapit kayo. Ito, kumakain din ng pinya yung ano, yung sigbin. Tapos kumakain din ng kalabasa. Pero kapag naubos na, wala na siya makain, kumakain ng tao yun. Alam ko mga katabs, nandito lang banda yung sigbin eh. Dito mismo. Nandito na tayo sa lungga ng mga sigbin. Ang gagawin na lang namin mga katabs, gagawa kami ng square gamit yung uling. Saka na kami papasok sa gitna, kami tatlo. Bawal siya lumabas kasi kapag lalabas kami, pwede niya kaming sunggaban, pwede niya kaming kainin. At para maglabasan niya mga sigbin na yan mga katabs, gagamitan ko siya ng orasyon. Ito yung mga natutunan ko dati no, kung paano palabasin yung mga mythical creature. So tara, doon na tayo. Gawa na tayo. So, dito na lang banda guys no. Hindi natin ng square. Markahan natin. Pakinaw uling. Lagyan natin ang uling guys. Para hindi makapasok yung sigbin. Ito yung panguntra niya no. Damihan natin no. Okay, dito ka na ya. Huwag kang lumabas dyan sa square na yan. Yeah, papasok na kami. Tatawagin na natin yung ano, mga sigbin. Dito dapag dito dun sa dulo dapag dito din kabila no. Ayan, nalagyan na natin lahat ng dapag mga katabs. Okay na tingnan nyo ah. Meron akong orasyon talaga na lalabas yung mga elemento eh. Ayan guys, tinawag na natin yung mga elemento. Tignan natin kung lalabas ngayong hapon. Tingin na kayo dyan ha. Ingat lang, ingat. Oh, ayan na. Ito na yung sinasabing sigbin guys. Nakita nyo? Ayan o. Oh. Ayan, naglalakad yung sigbin o. Oh. Klaro-klaro o. Oh. Ayan o, oh, nakatuwad siya o. Oh. Di ba? O? Oh.
Hindi siya mapakali kasi alam niyang ano to eh, sumpa to eh. Sigbin talaga oh. Ito yung sinasabi ni Manang Flor kanina, yung malaki yung tinga, tapos pula yung mata. Napakaitim na nilalang. Ayan yung creature na sinasabi ko. Ayan oh. Oh. Parang pupunta dito. Mga katabs oh. Oh. Parang pupunta siya dito. Alis to, alis to ah. Oh yan, dyan ka lang. Oh mga katabs, tingnan nyo ah. Agisan ko ng dapag na may orasyon. Oh, tingnan mo. Diba? Takot siya. Kailangan nyo yung dapag para protection nyo. Tingnan nyo, umalis na. Natakot siya eh. So yan guys, no, hindi natin papatayin or susugatan yung mga mythical creature na yan kasi namumuhay din sila dito sa mundo natin. Ang sasabihin ko lang sa inyo, dapat meron kayong dapag na dala-dala. Itong halaman na ito, makakatulong to sa inyo. Hindi natin sasaktan yung sigbin mga katabs. Ang purpose lang natin, para patunayan ko sa inyo na meron talaga sigbin dito sa lugar na ito. Ang pinaka-trivia natin for today ay sigbin. Ang sigbin ay dati yung mga kambing na nakakain ng karni ng tao o karni ng hayop kaya naging sigbin. Okay, next time ulit mga katabs, samahan nyo kaming alamin, saliksikin ang mga mythical creature na nabubuhay dito sa mundo. Ito ang inyong tito mo, Papanganib.